Praise God. Maganda ang umaga po, mga kapatid. Good morning. So tayo po ay tumayo at hilingin natin ang biyaya ng Panginoon. Ang siyang sumatin habang tayo po ay nag-aaral ng kanyang banal na salita. Panginoon, nagpapasalamat po kami ngayong umaga sa muli mong biyaya sa amin. Salamat po kami nagkasama-sama sa lugar na ito upang sumamba po sa iyo, makapanalangin at mag-aral ng iyong banal na salita. Kinikilala po namin ang iyong salita ay makapangyarihan. Usapin mo po kami ngayong umaga at gamitin mo po ang iyong salita para kami po ay umunlad sa aming pananampalataya. Maging malago, maging mabunga kaming mga Kristiyano sa pamamagitan ng iyong pong salita. Salamat po, nagpapasako po ako ang iyong lingkod, Panginoon, ngayong umaga. Ikaw lamang po ang siyang mayangat sa lugar nito. Ang lahat ng aking sasabihin ay kinasihan ng iyong Espiritu, pinahintulutan mo po, Panginoon, para sa bawat isa po sa amin. Iluluwalhati ka namin at pinararangalan, sinasamba ka namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise God. Makasamalata para sa ating Panginoon. Glory to God. So tayo po ay nasa ika-11 bahagi ng ating pong serye patungkol sa Kingdom Living. Ayan, okay, so napakasarap pong pag-usapan ang paraan ng pamumuhay na nais ng Panginoon na ipamuhay ng bawat isa sa atin na bahagi ng kanyang kaharian na siya ang ating Panginoon. Siya ang ating master. So ang ika-11 bahagi ng ating pong pag-aaral patungkol po dito at ang nai talaga sa akin ay pinamagatang real treasure. Yan, okay? Ang tunay na kayamanan. Meron pong isang bahagi sa buhay ko na ako po ay nalungkot at sa panahon yun, nagkaroon ng regret. Yun po yung mga 22 taon na ang nakararaan noong ang aking tatay ay namatay. Siya po ay namatay at ako po ay full-timer during that time, misyonero na na-assign sa Pangasinan. So, nung mga pagkakataong yun, ang aking pong tawag dito, ang aking panghinayang at ang aking pagdaramdam at pagkalungkot ay nung wala akong ma-contribute during the time para sa funeral, sa burial ng aking father. Ako ay nalulungkot during that time at nagkaroon ng regret sapagkat yung aking dalawang kapatid, one is si Leo as an engineer at yung isa ay si an accountant, si Pastor Jun, sila lahat nag-shoulder ng expense during that time. At ako ay nalulungkot sapagkat wala akong maibahagi, wala akong ma-contribute. My love gift during that time ay 3,500. Okay? At ako ay lumapit sa Diyos at nananalangin, lumuluha ng mga pagkakataon yun. Pero ako ay in-encourage at kino-fort ni Lord. Ang sabi niya, ang sabi ng Panginoon sa akin, encouragement, hindi audible voice yun, pero clearly, ang Panginoon ay nagsalita sa aking puso ng mga pagkakataon yun. Ang sabi niya, sa panahon ito, wala kang mang na-contribute sa iyong family financially, but you have
contributed so much to them that money cannot buy. Because of you, you have led them to me. At yan ay isang dakilang bagay na pinakamahalaga sa buhay ng tao. So ko ay an-encourage sa mga pagkakataong yun at that is 22 years ago. Ayan. At hanggang ngayon, ako ay nagpapatuloy sa Panginoon. Minsan may mga kaisipan na pumapasok sa aking isip. Lalo-lalo na nauso yung Facebook ay tapos yung mga kaklase ko. Nung araw, ng mga nasa ROPO at pati yung mga kaklase ko sa high school na namumoke sa akin. Talagang kinakamusta ako. Kamusta? How's your life? Tapos sila na andun sa Canada and they have a good life sa standard ng mundo. Tapos minsan sabihin ko, ito lang humopia lang sa akin dapat. Ito yung nasa tabi ng baso. Okay? And they have material things to enjoy. Pero binabalik sa akin ng Panginoon lagi yung katotohanan na sa pamagitan ng pagtupad mo sa iyong vocation, sa iyong calling, you have treasure more than they have. Okay? Amen ba, mga kapatid? At yun ay ang salita ng Panginoon at sa pamagitan ng iyong buhay, ay maraming buhay rin ang nahipo, nabago, at pinagharian ko. At ang sabi ng Panginoon, anong mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong mundo, mapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Isang kaluluwa na sa pamagitan ng buhay mo ay nailapit mo sa akin, ang buong langit ay nagpupuri at nagsasaya sapagkat ang isang kaluluwa na yan ay higit pa sa halaga ng buong daigdig. Ang sabi ng salita ng Panginoon. Amen? And that is my encouragement. At sa panahong ito, I've been serving the Lord for more than 33 years to be exact. More than 30 years. At purihin ang Panginoon sa kanyang provision, sa kanyang kabutihan. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Our topic is real treasure. That is in Matthew chapter 6. Verse 19 hanggang verse 24. Sige, basahin po natin. Matthew 6, 19 to 24. Hindi ko mabasa. Balik pala yung ginawa kong slides. Tuwayo tayo ulit and let's read our text this morning. Matthew 6, 19 to 24. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, but store up for yourselves treasure in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. The eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. But if your eyes are unhealthy, your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is that darkness? No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Praise God. You may be seated. Alam niyo po mga kapatid, kagaya nung minsan sinabi ko, the summary of the teaching of our Lord Jesus Christ sa Sermon on the Mount, Kingdom Living, ay kung paano mamuhay
ang bawat isa sa atin, mga Kristiyano, ng kalugod-lugod sa ating Panginoon. Okay, nagbibigay ng kaluwalhatian at papuri sa Kanya. So, pinag-usapan natin yung iba't ibang aspeto. Pananalangin, pag-aayuno, pagiging liwanag, pagpapatawad, okay? Pagiging banal, umpisa sa ating kaisipan, hanggang our attitude toward wealth, riches, or treasure. At ito po iyon. Actually, kung babasahin natin, simple lang ang katotohanan patungkol dito. At gagamitin po na rin yung ating outline doon po sa ating Connect Group series. Okay? So, sa mga talata na ating pong binasa, mula verse 19 hanggang verse 24 ng chapter 6, ipinahayag sa atin ng Panginoon, ipinapakita niya ang tatlong bagay na pwede nating piliin bilang bahagi ng kanyang kaharian. So number one is a choice between heaven or earth. Obvious truths doon po sa binasa natin, that is in verse 19 hanggang verse 21. Okay? Una, that there are two kinds of treasures. Okay? One is heavenly treasure and the other is earthly treasure. Okay? So pag binasa mo po yan, lantaran ang katotohanan ng Diyos may tinutukoy na dalawang uri ng kayamanan. Una, ang kayamanang panlangit at pangalawa, ang kayamanang panlupa. Ikalawang obvious truth. Ayan. The two treasure were contrasted. Pinaghambing at pinag-iba ng Panginoong Jesucristo yung dalawang treasure na yan, the heavenly treasure and the earthly treasure. Heavenly treasure is eternal. It cannot be destroyed by rust or it cannot be stolen by thieves. But the earthly treasure is temporal. Ito raw ay mananakaw. Ito ay pwedeng alawangin. So, obvious na katotohanan. Pinakita ng Panginoon na may dalawang klase ng kayamanan at ipinaghambing niya ang dalawang kayamanan na yan. Isang pang walang hanggan at ang isa ay panandalian lang. Ang isa ay mananatili magpakailan pa man, pero ang isa ay maaaring mawala. At yung tatlong obvious na katotohanan sa talata na yan is that we are commanded not to lay up for ourselves treasures on earth, but instead lay up for ourselves treasure in heaven. So lagtad din sa binasa nating talata na inuutusan tayo ng Panginoon na huwag tayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Subalit, mag-impok tayo ng kayamanan doon sa langit. And don't get me wrong or the Bible wrong. Hindi sinasabing bituhin nyo na ang lahat ng inyong salapi sa inyong bangko. Ayan, okay? At sumunod sa sinasabi ng talata sa Biblia, huwag daw mag-impok ng kayamanan dito sa lupa o kayamanan panlupa. Ayan, okay? So pag withdraw niyo po, ibigay niyo sa akin lahat. Pero ipinapakita rito sa atin na ang utos ng Panginoon is that we should lay up ourselves, lay our treasure which is in heaven. Ang pagtuunan natin ng pansin ay ang pag-iimpok ng kayamanan na makalangit. Okay? Na hindi nabubulok, hindi nasisira, at hindi nananakaw. So that are three obvious truths doon po sa unang bahagi
ng ating pong series, Heaven or Earth, Heavenly Treasure or Earthly Treasure. Pangalawa, okay, Light or Darkness. Pinapapili tayo kung liwanag o kadiliman. Pero ito ay nasa konteksto ng kayamanan. Okay? Ang sabi niyan dun sa talata na ating binasa, beginning verse 22, the eye is the light of the body. It gives us direction, focus, and enlightenment. So, unang obvious truth na ang mata raw ang liwanag ng ating katawan. Siya ang nagbibigay ng light, ng enlightenment, ng direksyon, ng focus, at ng ating atensyon. At obvious din, yan, ayaw, sige. The two possible condition of our eyes, it can be healthy or bad. Sabi doon sa talata na ating binasa. So ang mata ay pwedeng healthy, maliwanag, nakakakita. Okay? So, yan ang isang kondisyon. Pero ang mata rin ay pwedeng bad eye. Ayan, malabo. Ayan, bulag. Hindi nakikita ng ganap. So yan ang pwedeng kondisyon ng ating mata. At pangatlo, the benefit of having a healthy eye. So, maliwanag ang ating pananaw, maliwanag ang ating direksyon, maliwanag ang ating lalakaran, maliwanag ang ating kaisipan. So, that's the benefit of having a healthy eye. The disadvantage of having a bad eye, and that is darkness. Okay? Pag sira ang mata, kadiliman, kaligawan, walang focus. Ayan, okay? Nakita nyo na yung cross eye. Nakita ko ba yung ano, yung white? Saan? Saan ba ako kanan? Malabo, walang focus, hindi makuha ng ganap ang atensyon. But sa konteksto ng kayamanan, okay, nang itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, pag malinaw ang ating mata, ayon yan sa talata, our focus, our attention is on the heavenly treasure. Okay? Nakikita natin ang kahalagahan ng pag-iimpok ng kayamanan ayon sa makalangit na bagay. Pero, if our eye is bad, the attention, the direction ng ating buhay ay pag-embrace, pag-yakap doon sa mga kayamanang makalupa. Yung mga kayamanang nabubulok na sisira. Okay? And last, God or money. God has given us a choice who will be our master. And three obvious truths. There are two masters. Dalawa, dito po sa teksto na ating pinag-aaralan, may dalawang posibleng Panginoonin. Okay? Sambahin o gawing Diyos o number one, gawing number one ang tao. So it is a choice between God and money. Okay? So posible yan. Lantaran katotohanan yan. Ang tao may pagpipilian. Diyos o salapi. The impossibility to serve both. Ang sabi ng Panginoon, you cannot serve God and money at the same time. Okay? And number three, the result of choosing to serve one. Okay? Pag pinili mo ang isa, ang sabi ng Panginoon, you will hate the other. If you choose money, ang comparison niyan is hatred toward God. Okay?
pag pinili mo ang salapi, ginawa mo siyang number one, ibig sabihin, God is not your God. Money is your God. If you choose God, you will hate money in comparison with love for God. Yung hate naman na, ang tawag dito, galit ako sa pera. Ayan, okay? So, saan ang chichahan? Saan ang lakwatsahan? Okay? So, ginagastos natin ang walang pakundangan. Ang pinag-uusapan natin dito, mga kapatid, ay priority, focus, our attention. Amen? Yung tatlong bagay na ito na nais ng Panginoon na piliin natin, makalangit na kayamanan ba o kaya ay makalupang kayamanan, ano ba ang gusto natin? Malusog na pananaw o kaisipan tungkol sa salapi o matitim o madilim na kaisipan, mata, patungkol sa salapi? Ano ang gusto natin? Ang salapi ba ang ating Panginoon o si Yahweh ang ating Panginoon? Mga lantarang katotohanan na habang binabasa natin, namumusap na ang Diyos sa atin. Amen? Pero minsan, kagaya rin doon sa exhortation sa atin ng ating kapatid kanina, minsan yung obvious, nahihirapan tayong gawin. Amen? Lantad na sa Biblia ang katotohanan, kahit hindi natin ipaliwanag. All of that is in the text already. Amen? Plain sa text na there are two kinds of riches. Plain sa Bible na temporal ang kayamanan panlupa, eternal ang kayamanan panlangit. Plain din sa text na inuutusan tayo ng Panginoon na mag-impok ng kayamanan, hindi panlupa, kundi panlangit. Amen? Plain sa text na nais ng Panginoon, maging healthy ang ating mata patungkol sa bagay na ito. Plain din sa text na sinasabi ng Panginoon, hindi pwedeng maglingkod sa dalawa. Either kamuhian mo yung isa, o kaya ay iwaksi. Hindi mo pwedeng paglingkuran ng Diyos, ganun din ang salapi. All of that is the truth. Pero, ang realidad, real talk, ayan, okay? Ano real talk? Ang hirap gawin yan. Ha? Tama ba mga kapatid? Pag pinag-usapan ng pera, ayan, okay? At pag pinag-usapan yung relasyon natin sa ating Panginoon, talagang lagi magbabanggaan yan. Amen? At minsan, nagpapasya tayo, yun. According sa niya, where your heart is, where your treasure is, there your heart will be also. Ayan. Kaya minsan sasabihin ng ating mga desisyon kung saan ba talaga na naroon ang ating puso. Amen? God is just calling us to apply the plain text of the Bible. Okay? Mga kapatid, riches, wealth, money is not evil. Amen? Tayo mga Kristiyano, kailangan ba natin ng pera? Kailangan ba natin ng salapi? Amen? Masarap bang maging mayaman? Kalooban ba ng Panginoon na maging mayaman? O maging bilyonaryo? O bilyonaryo? Amen? Ilagay mo siya sa tamang lugar. Naroon pa rin ang Diyos. Amen? Si Lord, meron mga follower na mayayaman. Si Nicodemus, yung nag-donate ng kanyang tomb. Ayan, okay? Is a rich follower of our Lord Jesus Christ. Amen? Praise God. At sa kahit sa lumang tipan, kahit mga pagano ay ginagamit ng Panginoon upang ang kanilang riches ay ipagkaloob sa gawain ng Diyos, magpatayo ng templo. Ayan, okay? Etc. etc. Walang mali sa salapi, sa kayamanan, amen, sa pera. Ang mali minsan ay ang focus, ang prioridad, at labis na pagmamahal sa pera.
para ganap na maipaliwanag yan, actually si Lucas, okay, kay Lucas, wala sa kanya itong hindi niya nabanggit. Meron siyang teaching sa susunod patungkol sa do not worry about material things. Okay. Pero meron siyang isang talinhaga na tumutukoy sa turo ng ating Panginoong Kristo. Okay. At parang yun ang kanyang tanggap sa teaching about real treasure. And that will be in before we go to Luke. Kingdom living, it is pursuing heavenly riches, having our attention or focus on the kingdom of life, and serving only one master, that is God, not money. Okay? So yan ang pamumuhay sa kaharian ng Panginoon. Na ang ating atensyon, ang ating focus ay mas higit sa kayamanang panlangit kaysa kayamanang pangdaigdig. Okay? And serving only one master, God, not money. Okay? So Luke illustrate it in Luke chapter 12:15-21. And that is the story of the rich fool. Babasahin ko. Then he said to them, "Watch out! Be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possessions." Okay? Ang buhay daw ay hindi nasusukat sa dami ng ating inaari o inaangkin. Okay? So yan ay sabi ng salita ng Panginoon. Pero ang pananaw ng tao, hindi kagaya ng kingdom living, hindi kagaya ng turo ng Panginoon. Ang buhay, ang masayang buhay, ang masarap na buhay, ang kaina-inayang na buhay, ang magandang buhay ay nasusukat sa dami ng meron ka. Ayan. Yun ang pananaw ng mundo. Pero ang turo ng Panginoon, okay, life does not consist in the abundance of your possession. Okay? Hindi porket mayaman, masaya na ang buhay. Masarap na ang buhay. At fulfilled na ang buhay. Okay? Sabi niya, mag-ingat sa kasakiman. Ayun, okay? Ang kasakiman ay yung hindi mapigil na pagnanasa na magkaroon pa kahit meron na. Ayan, okay? At yung greediness ay sin of all. Okay? Hindi po kasalanan ng mayaman yan. Okay? Yan po ay kasalanan na pwedeng maranasan ng lahat. Kahit mahirap o kaya hindi marami ang tinatangkili. Okay? Can have that greediness sa kanyang puso. Ayan. Okay. And he told them this parable. The ground of a certain rich man yielded an abundant harvest. He thought to himself, "What shall I do? I have no place to store my crops." Okay? Then he said, "This is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store my surplus grain. And I say to myself, you have plenty of grain laid up for many years. Take life easy. Eat, drink, and be merry." So nagkwento ang Panginoong Jesucristo to illustrate the truth na labanan ng greediness sa halip. Isipin na ang buhay, masayang buhay, malusog na buhay ay hindi nakasalalay sa dami ng inaari o inaangkin, kinuwento niya ang patungkol dito. Meron daw isang mayaman na sumagana, umunlad pa ang kanyang negosyo, ang kanyang anil.
Ang sabi niya, maliit na ang aking kabalig. Ano ang gagawin ko? Hindi na kasya ang mga bagong ani na ito. Ang gagawin ko, gigibain ko ito at ko'y magpapatayo ng mas malaki pa. At sasabihin ko sa sarili ko, you have plenty laid out for the future. Okay? Ligtas ka na. Secure ka na sa iyong kinabukasan. Eat, drink, and be merry. Okay? Kumain ka, uminom ka, at magpakasaya ka. You are already secure. But God said to him, you fool, this very night, your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? Okay? So sinabi niya sa kanyang sarili, you've achieved a lot. You are a successful businessman. Okay? Matagumpay ka na. Sigurado na ang iyong kinabukasan. Kaya ang gagawin mo sa sarili mo, kumain, uminom, at magpakasaya. Kaya, okay? Yan ang sabi niya sa kanyang sarili. Pero ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? Okay? Ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? You fool! This very night, your life will be demanded from you. Okay? Tawag niya sa kanyang sarili, successful, accomplished man. Okay? At maaaring tayo rin, di ba? Yan ang tawag natin sa mga taong, wow, nag-expand pa yung kanilang negosyo. Okay? There's no problem with that, ano mga kapatid. Mamaya titingnan natin kung ano ang problema ng rich fool. Bakit tinawag siyang fool ni God? Okay? Minsan ang tingin natin sa kanila ay blessed, successful, kinaiinggitan. Pero sa pagkakataong ito, ang tawag ng Panginoon sa kanya ay fool. He is fool not because he is rich. Okay? Pero tingnan niyo mga kapatid. This is how it will be with whoever stores up things for themselves but is not rich toward God. Okay? Ito raw yung mga tao na nag-accumulate ng maraming bagay sa kanilang buhay but they are not rich toward God. Amen? Ito yung mga tao nag-store ng kanilang riches here on earth. Okay? But they did not lay up their treasures in heaven. Okay? So, anong tawag ng Panginoon sa kanya? You blessed man. You successful one. You the accomplished one. No? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, because you are not rich toward God, you fool. Hangal. Hangal pala ang taong nagpapakasubsub sa kwarta, kayamanan, pera, kwarta. Sige, mga kapitbahay ko, talagang tatlo ang kanilang kotse, gagawin kong apat ang akin. Ayan, okay? Ang mansyon niya ay dalawa, isa sa Makati, isa sa Davao. Ayan, okay? Gagawin kong tatlo ang sakin. Ang asawa niya ay dalawa. Pero ang mga taong not rich toward God o yung kanilang mata is not clear or hindi naliliwanagan yung binasa natin kanina pero bad eye or unhealthy ang nakikita is the worldly wealth, earthly wealth at hindi kayamanan sa langit. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, you fool. Okay? Not because
they are rich, but because they are not rich towards God. Kung titingnan nyo sa istorya nito, mga kapatid, walang nabanggit, sinabi niya, magpapakasaya ako sa aking sarili. Walang nabanggit na nag-tight siya noong nag-love offering. Okay? Kakain ako, eat all you can. Ayan. Drink all you can. Sambang ano ngayon, talagang sikat o bantog na kainan dyan, yung shabu-shabu, kaya ay unlimited Korean barbecue, ayan, okay, bakuntahan nyo, lahat ng yan, okay? Sambang magandang lugar ngayon. So, hindi na siya makita sa fellowship, pero lagi sa kainan, hindi na makita sa gawain ng Panginoon, pero lagi sa lakaran, okay? Lagi siya sa party, kasiyahan, pero wala sa gawain ng Panginoon. Amen? They are not rich toward God. That is in verse 21. So the rich man, the parable of the rich fool ay yung karugtong ng teaching ng ating Panginoon patungkol sa real treasure. Okay? It is a choice between earthly wealth and riches towards God. It is a choice between focusing our healthy eye towards the heavenly treasure rather than the earthly treasure. It is a choice between serving God and serving Him. Para maliwanag sa kanyang mga tagapakinig, inamitan niya ng kwento. Okay? Kaya ang conclusion ng Biblia ng Panginoong Hesukristo mismo sa mga tao, mas inuuna at pinapanginoon ang material na bagay, tawag ng Panginoon hangal. Kasi sa Matthew, sa kanyang description, anong mas pahalagahan mo? Yung kinakain ng tanga, hinanakaw ng magnanakaw, kesa yung kayamanang eternal. Sa binasa natin kanina sa Matthew chapter 6, pagamat totoo, there are two kinds of treasure. Walang sinabi doon kung ano ang heavenly treasure at walang sinabi kung ano ang earthly treasure. Di ba wala kayong nabanggit? Pero may description. Anong description? Ang earthly treasure daw, nabubulok, ninanakaw, kinakalawang, inaamag. Pero ang heavenly treasure, hindi. Ibig sabihin, eternal. So, alam mo agad kung ano ang earthly treasure at ano ang heavenly treasure. So, lahat ng nabubulok, lahat ng pwedeng nakawin, at lahat ng pwedeng mawala ay earthly treasure. At ang sabi ng Panginoon, do not lay up treasure that is earthly. So, basta nawawala. So, ano yun? Pero ba pwedeng mawala? Pwedeng manakaw? Ayan, okay. Dito, bahay, kotse, pati hindi tangible things, kagaya ng kapangyarihan, pwede bang mawala? Ha? Fame and prestige, kasikatan, pwede bang mawala? Ano pa? Power, pwede bang mawala? Influence. Kaya, sabi ng Bible, yung marami niyan, pero mahirap, hindi rich towards God, ang sabi ng Bible,
fully. Amen? Praise God. So ang tawag sa mga anak ng Diyos, miyembro ng kanyang kaharian, okay, we are living in God's kingdom, tayo ay tinatawag ng Panginoon to be wise. Ayan, okay? Hindi hangal. Kaya ang advice niya sa atin, huwag maglingkod sa salapi. Huwag gawing Panginoon ang pera at kayamanan. Magkos mag-impok ng kayamanan sa langit. Ayan. Na hindi nasisira. Bakit siya hangal? The rich fool. Three things. Number one, the rich man failed to recognize the shortness and uncertainty of earthly life. Kala niya haba pa ng buhay niya, you know? Successful na ako. Anong gagawin ko? Kakain, iinom, tutulog, magpapakasaya. Pero sabi ng Panginoon, ngayong gabi, deadbolt ka. Ako ang may hawak ng buhay. Amen? Kaya yun pa lang natin. Ngayon, pag successful na ako, tsaka maglilingkod sa iyo. Yan, okay? Hawak mo ang buhay mo? Bakit di mo gawin na yun? Amen? We must recognize that life is uncertain and short. Amen? Diba, minsan yung kaibigan mo, kakwentuhan mo lang. Sabi mo, kakwentuhan ko lang siya. Nung isang linggo eh. Katabi ko lang siya ng fellowship eh. Ayan, okay? May kliyang buhay. Kaya kung ipinagmamalaki natin ang kinabukasan, hindi natin hawak ang kinabukasan. Amen? Kaya kung ang reliance natin is on the future, sabi ng Panginoon, hangal. Ako may hawak ng buhay mo. Bukas, hindi ka nahihiwa. Amen? The rich man failed to recognize that humans are only trustees of what we call our own. Nakakalimutan natin, hangal siya sapagkat nakalimutan niya tanggapin na katiwala lamang siya ng lahat ng meron siya. And God is the owner of all these material things. Amen? Sa dulo niyan, makikita niyo na life is more than material things. Life is more than food. Life is more than clothing. Sa Matthew, ganun din yung series niya. Do not worry kung anong yung kakainin o iinumin. Life is more than that. Okay? So, ang hininga pala ay higit pa sa kayamanan. At pag kinuha na ng Panginoon ang iyong hininga, ubos na rin ang iyong kayamanan. So, ang pinakadakilang kayamanan na meron tayo is this life. This is the gift of God. At any moment from now, pwedeng kunin ng Panginoon niya. Okay? At ang sabi niya, di ba dun sa binasa natin sa Big School, sino ang magtatamasa ng kanyang kayamanan? Kaya sabi ni Solomon naman sa kanyang testimony, meaningless, meaningless. Everything is meaningless. Okay? Itinuo niya ang kanyang pansin sa kayamanan, ari-arian, talino, babae, lahat ng mga material na bagay, kayamanan dito sa lupa na tinitingnan ng tao na kayamanan. Pero at the end, sapagkat hindi niya inuna ang Diyos, hindi niya inukon ang kanyang buhay sa Diyos, sabi ni Solomon, life is meaningless without God. Kaya sabi niya sa Ecclesiastes, advice niya sa mga kabataan, remember your Creator in the day of your youth. Ecclesiastes chapter 12. Amen? So, we are only trustees of the things that we thought we own. Amen? Maging yung mga kayamanan natin. Diba? Sabi lang, Deuteronomy, it is God
who gives us the ability to produce well. Maging yung talino mo, God-given yan. Amen? Mapalad ka, sapagkat mas malaki ang utak mo, binigay sa inyong Panginoon para sa sa iba. So, everything is God-given. So, hangal tayo pag inangkin natin ang lahat ng bagay na ito. Amen? At uli-uli, hangal siya. Bakit? The rich man missed the point of life itself. And as a result, he missed life. Nakalimutan niya kung ano ang tunay na buhay. Kaya, nakalimutan niya mabuhay. May mga taong ganyan. Sa kahangad ng mga material na buhay, ng material na bagay, nakalimutan mabuhay. Sa kahangad ng mga material things na ma-acquire niya, nakalimutan niya ang ibang tao, nakalimutan niya ang kanyang pamilya, at higit sa lahat, nakalimutan niya ang Diyos. Kaya sa parable of the rich fool, ano nangyari? Meron siyang plano patungkol sa kanyang sarili, but there are no mention of other people. There are no mention of God. Amen? He missed relationship. Relationship with God, first and foremost, and relationship with other. Amen? Nakita niya lang ang kanyang sarili. So, hangal ang isang tao, kahit na gaano kayaman, wala namang tao sa kanyang paligid. At higit sa lahat, wala ang Diyos sa kanyang buhay. Amen? Trabaho, anong trabaho? Acquired ka ng acquired ng kayamanan. Nakalimutan mong mabuhay mismo. At ang buhay daw, life involves a right relationship with God and other people. A healthy relationship with other people. Amen? Mga kapatid. Kaya tinuturo sa atin ng Panginoon ang real riches. At ang real riches, not here on earth. Obvious kasi, ang kingdom ng Panginoon, hindi kingdom dito sa lupa. Sabi, kingdom of heaven. Amen? And Jesus is our master. Have we surrendered our life to Jesus? Tinanggap ba natin siyang Lord, King, Savior, Master ng buhay natin? Amen? Mamuhay tayo na siya ang inuuna, siya ang sinusunod sa buhay na ito. Hindi rin pwedeng pagsilbihan natin pera at ang Diyos. Amen? Walang masama sa pera, walang masama sa kayamanan. Money is not the root of all evil. Okay? Ang pera, money is, ang tawag doon, neutral. Depende yan. Kung ikaw ang Panginoon ng pera o ikaw ang masusunod, okay yan. Pero kung ang pera ang ginawa mong Panginoon, siya ang nasusunod sa buhay mo. Delikado yan. Kaya ang sabi sa Timothy, love of money is the root of all kinds of evil. Love of money, not money itself. Amen? Sa buhay na ito, kailangan natin ng salapi. Amen? Kailangan natin magtrabaho para to provide for our family. Amen? Kailangan natin ng salapi para ipambayad sa inorder natin chicken joy o kaya McDonald's or ano pa man. Okay? Hindi mo pwedeng sabihin sa Grab driver, born again po ako, ay lang ako ng Diyos. Okay? So, sa ibabaw ng daigdig, kailangan natin ng salapi. Amen? Pero ang salapi, material na bagay, lahat ng bagay na narito sa lupa, sana hindi mauuna kaysa sa Diyos. God is God, and God is number one. Amen? Nasa ilalim lang. Pag inuna natin ng Diyos, sabi niya, all these things will be added on us. But that will be another topic. So, susunod po na series. Amen? So, God is calling us to make God really the master of our lives, not
money or riches. God bless us all. Pagpalaan tayo lahat ng ating pangalaman. Lord, we thank you so much, O God, for reminding us. And thank you for blessing us, O Lord God, with material things. Salamat po, Panginoon, sapagkat lahat ng bagay ay mula po sa iyo, galing sa iyo. Maging ang aming buhay, ang aming hininga, ang aming talino, Panginoon, ang aming kakayahan. Lahat po ito ay galing sa iyo. We thank you so much, O Lord God. Tulungan mo rin po kami, Panginoon, na huwag mag-conform sa standard ng mundong ito. Kung ang standard ng mundo patungkol sa katagumpayan ay mga material na bagay, ang standard mo po, Panginoon, ay relationship sa iyo at magandang ugnayan sa kapwa. Lord, tulungan mo po kami ng aming kayamanan, paggamit namin para sa iyong kalwalhatian, Panginoon. Ang kayamanan namin, magamit namin, Panginoon, para magkaroon ng mga kaibigan na may lalapit namin sa iyo. Makatulong kami sa nangangailangan. Mag-fund namin ang iyong ang propagation of the gospel, Panginoon. Teach us, Lord God, not to be stingy, but to be generous in our giving, especially if kung ang pagbibigay namin ay ayon sa iyong kalooban. I-remind mo po kami generosity namin sa iyong cause ay ang pag-iimpok namin ng kayamanan sa langit. Salamat po. Niluluwalhati ka namin at pinararangalan. Sinasamba ka namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Pwede po tayong tumayo and let's respond to the joke now. Thank you, Lord God.
Amen.